Hi guys, I am Ryan. Ako nga pala yung may-ari ng vlog na to. Kung ngayon ka lang napunta sa page na to, baka naman pwedeng makahingi ng konting love sa inyo. Pa-subscribe naman at pa-like na rin. At pa-hit na rin yung notification bell para in case na may mga bago tayong uploads, eh ma-update kayo. Share sa inyo guys kung paano ba yung process ng pagpapatato ng isang artist. By the way, isa pala akong artist. I'm a motion graphic artist and I've been doing that for almost more than a decade now. 2008 ako nag-start. Ayan. Samahan nyo ako, tingnan natin kung paano magpatato ang isang artist. Okay? So unang-una, yung kinakailangan mo nating malaman kung ano ba yung gusto nating concept ng tattoo na ilalagay sa katawan natin. Kasi syempre, panghabang buhay na yan, hindi naman pwedeng, para sa akin ha, hindi ba pwedeng basta-basta lang, may makita ka, yun na kaagad. Isip ka muna ng design na gusto mong ipalagay. In my case, gusto kong magkaroon ng Mama Mary na tattoo. Tapos may pina-follow ako na artist sa Instagram. Yung mga artworks niya, black and white, na may touch of gold. Yan. So, parang ganito yung, ito yung gusto kong, ano, gayahin. Black and white, tapos may touch of gold. Jiro Painter yung name ng artist. Korean artist to. So, since may concept na ako, gusto ko na Mama Mary na may touch of gold. Iniisip ko kasi parang ganito. Halimbawa to, parang to, Mama Mary's black and white, tapos yung mga accent, yung crown, yung heart, gold yung mga yon, parang ganun. Punta akong Pinterest, tapos hanap lang ako ng images ni Mama Mary na pwede kong magamit. Tapos download ko, tapos bubuin ko siya sa Photoshop. Yan, kuha ko ng mga faces niya, pwede kong magamit. Pero kailangan din natin yung ibang elements sa side na yung gagawin gold, like yung crown. Pwede nyo rin search sa Pinterest yan. Tapos yun, bubuo tayo. May isa pa akong artist na pina-follow, si Bill Ellis. Ito yung mga artworks niya. Yan, sa kanya rin ako mukha ng inspiration para for tattoo. So once na-download mo na yung mga elements, pwede ka na mag-Photoshop. So ito, na-crop ko na yung mga pictures na kailangan ko. So bumubuo lang ako ng mga konsepto na pwede. Kung may crowd ba si Mama Mary, kung ano ba yung face na gagamitin ko. Yan, kung ano ba yung elements. Basta yung concept is black and white Mama Mary plus yung mga elements is gold. Nagawa ko na to yung design. So, hindi ko na masashare yung process. Ipakita ko na lang yung mga nagawa kong designs. Nakabuo ako ng, ilan ba to? 6 na designs. Tapos, after kong mabuo yung designs, by the way, yung artist ko pala, si Sir RC Osmillo ng Matinkz. Ilagay ko sa description yung ano, page niya para makita yung mga artworks niya. Sasend ko to kay Sir RC. Tapos, yun. Pakita ko sa kanya kung okay para ma-check niya. So, ito yun. Ba't ibang faces ni Mama Mary, parang gumamit ako ng 1, 2, 3... Dalawa lang yung ginamit ko. Ah, tatlo pala. Tatlong faces ni Mama Mary. Ayun, nung nakita na ni RC yung design, comments niya, masyadong detalyado yung crown. So, kinakailangan ting i-revise, palitan yung crown. Picture daw ako nung braso ko, tapos ilapat ko dun para makita natin kung ano yung tsura. Ito na yung kinalabasan. Mas simple na yung ano, yung same, ando pa rin yung heart na gold. Ito pala yung napili namin, yung face ni Mama Mary na to. May belo na white, tapos yung crown na gold, pinalitan natin na mas simple, lines lang siya, rays, sa parang sunburst na rays. Nung nasa braso na, hindi siya magandang tingnan, so kailangan pa rin i-revise. So nagpatulong na ako sa kanya, sabi ko baka meron siyang concept, siya nilang yung mag-ayos para mas maganda yung latag. Nung na-revise na ni RC, ganito na yung kinalabasan. Okay naman siya, maganda. Pinaayos lang yun sa akin ng konti. Ito na yung final na design. Naayos ko na. Pina-black ni RC yung belo para mas magandang restore sa balat.
So ito yung mga, binago ko lang yung sword na nakatusok dun sa heart. So yun, lahat yan, nisa-isa kong i-crop. Tapos binuo lang sa Photoshop. At alam nyo ba na yung history ng tattoo sa Pilipinas eh napakayaman? Bago pa dumating yung mga Spaniards sa Philippines, meron na tayong mga tattoos, yung mga tribes natin. So nung dumating sila sa Pilipinas, ang sumalubong sa kanila ay mga Visayan tribes who were heavily tattooed. So yung unang-unang tawag nila sa Pilipinas, before they call it Philippines, Pilipinas, is La Isla de los Pintados, which means Island of the Painted Ones. So yun, parang it's a form of ranks dun sa mga tribes natin before. So dun, nilagay nila sa katawan nila kung ilan na yung mga head count nung napatay nila, parang ganun. Additional ano yun ha, information. So, ito mo, nanood ka na, natuto ka pa. Pa-like, pa-subscribe, okay? So ngayon, samahan niyo ako, punta ako sa shop niya, papatatunan natin, okay? Ito pala si Boss RC. Ayan. Stencil yan, no? Ni-stencil muna. Ito na yung sukat ng stencil. Kalahati muna. Tuyuin lang, tapos start na tayo. May tatanong sa akin kung meron daw bang ano? Anesthesia. Sama ano, nagtatatuwa pa kung may anesthesia. Pero may mga ganun ba? Meron ako. Ikaw, naka-encounter ka na? Meron ako. Ah, topical. Hindi siya turok. Okay. Kapag turok na natin eh. Sino mang tuturok niyan? Tumuha ka ng ice shoulder eh. Siya nga. Oo. Siya nga. Kung pa akong mag-ano ka, para saan pa? Break time. In progress.
Day 2. Ito para sa tape, no? Okay. Kaya pala hindi matanggal. Ayan na. Sakto na wala naman. Wala, all good. Ayan, mahapunin na yan. Pwedeng alkoholan yan. Sakit na. Eh, kung yung baba lang naman eh. Aray, mahapdi yan. Ah, bugbog siya. Hindi siya mahapdi as sugat. Parang mahapdi siya as parang pasa. Oo. Parang bugbog. Parang ganun. Vlog natin to, pre. Ito nga pala si Paul. Hey! Di ba mas maganda pag ano, mga grass-fed talaga na grass-fed ng mga animals. Siyempre kambing, baka. Ba't ganun sabi naman bawal sa akin ng beef? Hindi kasi sa ano kasi pangit lang kasi talaga ng mga karne. Kung sinasabi mo lang, guard. Kaya hindi ako nangibutong. Kaya ko mag-fasting kahit ilang ice pack. 2 days, actually baka kaya ko nga ng 2 days, hindi ko palang natatry. Paano sa tubig? Tubig, pero dire-direct lang. Nakuha-uha yun nga. Pag-uhaw lang, hindi mo binubusog. Hindi mo binubusog sa tubig. Yun ang pangat na ting-ting na ano, hindi yung tama. Doon pa lang sa mga salita ng mga doktor na magpapatunay, talagang maniniwala ako. Ang isang prate ng tatin? Mataas yun sa sugar. Pitong kutsarita yun. Ay, pitong kutsarita ng asuka na mabatita. Isang saba. Hindi ka na, gamot naman sa potassium mo, hindi ka na mamataas ng sugar, ah? Pwede. Sige, mag-prate ka. Napimple ka doon kaya masakit. Meron gago? No, no. Masakit ka? May pimple. May nanat-napisa. Nahingilid na ba yung luha mo? Ha? Nahingilid na yung luha. Wala pa naman.
Gago, sakit dyan. Tayo na, sakit. Pag talaga sa loob, no? Yeah. Ano? Ayun, sobrang sakit ng bloodline. Pag malapit sa kilikili, pucho ang sakit. Ayoko na. Hindi, joke lang.